Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Halos mapapalakpak si Mira ng mamataan ang manika na matagal niya nang hinahanap. Ilang multi nang nilibot niya para lang mahanap ang manika matagal nang inuungot ng anak niya. Binilis niya ang lakad palapit sa estante nang makitang nag-iisa na ang manika. Mahirap na, baka maagawan pa siya. Kaya naman labis ang pagkadismaya niya nang kasabay ng pagdampot niya ay isang kamay din ang dumampot sa manika na nakapaloob sa isang makulay na kahon. Inis na nilingon niya ang kasabay at hayagan niyang ipinakitang disgusto nang makita ang anyo ng mamimiling kasabay niyang dumampot ng manika. Ako ang nauna sa manika, mataray na pahayag niya. Subalit hindi nito binitawan ang manika, bagkos ay mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakakapit doon. Taas kilay na tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng isang pantalong maong nakupas at isang t-shirt na sa tingin niya ay dating puti ngunit nangingitim na sa kalumaan. Ma'am, baka ho pwedeng sa akin nyo na lang po ibigay. Kailangan ko lang po talaga. Magalang na pakiusap pa ng lalaki. Hindi, para ito sa birthday ng anak ko. Ilang mall na ang pinuntahan ko pero hindi ako nakahanap ng ganito. Sa tingin mo, ibibigay ko ito sa iyo ng ganun-ganun na lamang? Malamig na tugon naman niya. Mama, para po sa anak ko sana ito. Kailangan po ito ng anak ko at nagmamadali rin po ako. Muli ay pagsusumamo pa ng lalaki. Sa tingin mo, hindi ito kailangan ng anak ko? Muli ay sinipat niya ang itsura ng lalaki bago sinilip ang presyo ng manika. Napangiti siya nang makitang humigit kumulang 10,000 ang halaga noon. Isa pa, sigurado ka bang may pambili ka nito? Mali ito! Natatawang saad niya sa lalaki. Tila napapayang nagyuko ito ng paningin. May inipon ho ako. Mabibili ko naman ho ang manika. Sagot ng lalaki. Sarkastiko siyang tumawa na sinugot ng lalaki bago isang planong nabuo niya. Sige, bakit hindi natin kausapin ang may-ari para malaman natin kung kanino niya ibibigay ang manikang pinag-aagawa natin? Hamon pa niya. Matigas naman na umiling ito. Wag na ho, pakiusap po, pagbigyan niyo na po ako. Wika pa nito. Marahas na hinigit niya mula rito ang nakakahong manika bago hinanap ang may-ari ng tindahan. Nang mamata nito ay agad niya itong nilapitan. Nakasunod naman sa kanyang lalaking kaagaw sa laruan. Mama, may problema po ba? Nakangiting bungad nito nang tuluyan silang makalapit dito. Nginitian niya naman ito ng matamis. Miss, kasi nag-iisa na lang ang laruan na ito, kaso kailangan naming dalawa at walang gustong magparaya. Ikaw na lang mamili kung sino sa amin ang dapat makakuha nitong mamahaling laruan. Sinadya niya talagang idiin dito ang salitang mamahalin upang iparating sa may-ari na siyang mas may kakayahan na bilhin ang laruan. Alanganing napangiti ang may-ari at tiningnan siya na makaulugan bago bumaling sa lalaki na tahimik lang na nagmamasid. Sir, marami ho kaming laro na katulad nitong gusto ninyo at di hamak na mas mura kumpara dito. Gusto niyo ho na tulungan ko kayo mamili? Magiliw na tanong nito sa lalaki. Napangiti naman si Mira. Natutuwa siya na madaling kausap ang may-ari at alam nito kung sino ang dapat panigan. Inaasahan niya na susuko na ang lalaki. Ngunit sa kanilang panggigilala sa umiiyak na napasalampak ito sa sahig. Gusto ko lang naman na maibigay ang huling hiling ng anak ko. Hanggang sa uli ba naman ay hindi ko maibibigay yun dahil sa mahirap lang kami. Umiiyak na anas ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Mira sa narinig. Huling hiling? Ano bang ibig niyong sabihin na huling hiling? Nanginginig ang boses na usisa ni Mira sa lalaking tuloy ang pagnguingoy sa sahig. Ang kawawa kong anak,
Lumala ang sakit niya dahil mahirap lang kami. Ngayon ay ilang araw na lang ang itatagal niya, sabi ng doktor. 5 taong gulang lang ang kawawa kong anak. Pati ba naman ng simpleng manika? Hindi ko pa maibibigay sa kanya. Tila naghihinanakit na sambit ng lalaki. Tila may punyal na itinarak sa puso ni Mira ng mga sandaling iyon. Kaedad lamang ng anak niya ang anak nito. Kaya pala ganun na lamang ang kagustuhan ng lalaki na makuha ang manika. Bilang isang ina, alam niyang hindi niya kakayanin kung siyang mawala ng anak. Paano pa kaya ang lalaking iyon? Bago pa niya mamalayan ay namamalispis na ang mga masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Agad siyang napaupo sa tabi ng lalaking patuloy ang pag-iyak. Patawad, patawad ho, hindi ko ho alam. Ito, sa inyo na ho ito. Naluluwang anas niya sa lalaking kanina lang ay kaagaw niya sa mamahaling laruan. Sa narinig ay bahagyang nabawasan ang pag-iyak ng lalaki. Ngunit patuloy ang pagbukal ng luha sa mata nito habang pinapanood nito na ibalot ang huling regalo para sa anak. Nang magbabayad ng lalaki, agad niyang pinigilan nito. Ako na ho, Manong. Hayaan niyo na ako na ang magbayad nito bilang paghingi ko ng tawad sa mga nasabi ko kanina. Maraming pakiusapan niya sa lalaki. Marahang tumango ito bago pabulong na nagpasalamat. Paalis na ito ay abot-abot pa rin ang paghingi niya ng paumanhin dito na tinanggap naman ng lalaki. Sana ho ay sumaya ang anak ninyo sa regalong iyan. Wika niya sa lalaki bago ito tuloy ang umalis. Naiwang tigagal si Mira. Hindi pa rin naaalis ang kirot sa kanyang puso dahil sa istorya na narinig. Nang makauwi siya ay maigpit niyang niyakap ang anak. Malaki ang pasasalamat niya na ibang-ibang sitwasyon nila sa sitwasyon ng lalaking nakilala sa bilihan ng laruan. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng matinding marka sa buhay niya. Natutunan niya na hindi maging mapagmataas at mapangusga ng kapwa dahil ang buong istorya ay hindi laging nakikita ng mga mata. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba, doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.